Address ko lang yung concern ng mga tao. Ang dami kasing nag-comment at nagtatanong sa akin, sir, hindi ba kaya si John Riel Casimero ay overtrained? Hindi po kaya siya ay sunog? Alam mo, may rason kayo para isipin yan dahil alam natin na napakatagal na nagde-training ni John Riel Casimero, Pebrero pa. Para kay Naoya Inoue. Pero para sa aking pong pananaw, sa aking tingin ay hindi naman siguro siya sunog o hindi naman siya overtrained. Meron naman po silang pahinga. Kung iisipin nyo kasi parang ang haba ng training niya. Pero yung panahon na yun, yung mga training niya, mga natural na training ng boxingero lang. Lalo na nung halos wala pang schedule, wala pang date. These are the normal training of a boxer. At isa pa, I think, kumastos na sila ng magandang halaga sa pag-hire ng isang dekalidad na conditioning coach kay Memo Heredia. So I think, and I know, alam nila yung ginagawa nila when it comes to conditioning, when it comes to being burned out. So, wag kayong mag-alala, wag kayong mag-worry. Dahil I think, he must, kung may masasabi tayo na overtrain, I don't think it's gonna affect too much. In fact, I think magiging mas plus pa nga siya para sa akin dahil handang-handa na siya sa laban na ito. The more important thing here for me is focus. And focus ni John Riel Casimero at kumbaga yung ano niya, yung desire niya na manalo, yung desire niya na magpakitang gilas. Yun ang importante sa akin dito sa laban na ito, na magpapanalo dito kay John Riel Casimero. Yung magpakitang gilas, yung talagang ipanalo. I know, dahil nakausap ko mismo si Memo Heredia, if you're gonna be technical about it, they have plan. They have set a plan. Hindi naman po mga amateur yung mga kasama ni John Riel Casimero eh. Alam nila yan kung kailan magpipik, kung kailan kailangan mag-relax muna. Dahil dun sa interview ko kay Memo Heredia, sinabi niya, kailangan mabagal muna dahil walang timeline. Tapos kung kailan aakyat, bababa. So, alam nila yan. So, sa mga taong nag-aalala regarding overtraining or burnout kay John Riel Casimero dahil laban niya bukas na, I don't think it's gonna be a factor. The factor here is that yung kanyang focus, yung kanyang will, at syempre, yung kanyang strategy sa laban, which will be the biggest thing that will make or break the fight. Sana maganda ang strategy ng kanyang bagong coach, kasi bagong coach niya, si Bones Adam. Sana maganda ang kanilang strategy against kay Duke Micah. And Duke Micah, I'm sure, will have a great strategy as well in place. So, wala po. I don't think lang, ha. The fight will not be decided kung sino yung burnout. I think magpapakita si John Riel Casimero na kondisyon, na maganda ang boxing. Ang mananalo dito ay kung sino yung mas focus, sino yung mas aggressive, sino yung mas magandang strategy. Ano sa tingin nyo? Burnout ba siya? Overtrained ba siya? Is this gonna be a factor? And of course, excited na ba kayo sa laban? Ako, sobrang excited na ako pang ilang video ko na to. At pang binapanood mo pa rin to, alam ko excited ka na rin. Abangan nyo ha, 7 o'clock ng umaga mag-live commentary ako. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell na lang. Salamat and comment kayo at kung worry kayo sa kanyang pagiging burnout or overtrain or kung hindi, kung relax lang kayo. Okay, salamat and thank you very much. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.